Noong nakaraang mga episode, ay natunghaya natin kung gaano kaganda ang Batad, Banawi, Fugao at ang Sagada Mountain Province. Pinuntahan nga din natin ang Sumaging Cave. At syempre, naglakad na din tayo sa gitna ng mga rice terraces dito sa Batad. At tinunghayan din natin ang sunrise sa Pogo Viewpoint. Bukod dyan, pinuntahan din natin ang sikat na Bumudok Falls. At along the way nga, ay pinuntahan din natin ang Northern Blossom na matatagpuan sa Atok Benguet. Isang napakasayang adventure kasama si Hanimoto. Sa mga hindi pa nakakapanood, ay narito po ang link sa taas. And today's episode ay pupuntahan naman natin ang Mount Kabuyaw o mas kilala bilang La Presa. Dito sa lugar na ito ay napakasinik ng view dahil matatanaw mo ang kabuuan ng Baguio City. Napakataas din ang elevation nito mga master, kaya naman napakalamig ng temperatura dito. Makikita din natin dito ang mga naglalakihang radar na natatanaw natin habang umaakyat tayo patungong Baguio City. Kaya ano pang hinihintay natin mga master? Let's go! At ating puntahan ang Mount Kabuyaw or mas kilala bilang La Presa. Mga master, andito tayo ngayon sa Mount Kabuyaw. Sir, bali andito tayo ngayon sa Petron Marilao. Bali pupunta tayo ng Baguio City. Pero ang pupunta natin sa Baguio City, La Presa mga master. Didiretso tayo ng La Presa tapos yun na. Tingnan natin yung sinasabi nila ng La Presa. Tingnan natin kung makakapasok tayo doon para masilayan natin yung ganda doon. Nakita ko kasi sa mga video, ang ganda talaga doon mga master. Tapos bihira pa yung mga nakakapunta doon kasi nga sabi, sinarado daw yun sa publiko. So, tingnan natin mga master. Alright. So, suit nga pala natin ngayon yung ating bagong moto jersey mga master. Yan, under moto. Sa wakas, nagkaroon din. Alright. So, balitaan ko kayo mamaya mga master ha. Okay, larga na muna ako. Wow. Tarlac City na po tayo mga master. No RFID. So suot natin mga master yung ating moto jersey. So wakas nagkaroon din ng moto jersey. Buti hindi masyado mainit ngayon.
Kahapon sobrang init eh. Ngayon makulimlim. Pero wag naman sanang bubuhos ang ulan. Dito na tayo sa Tarlac City mga master. So dito tayo pipila sa no RFID kasi wala tayo RFID. Purito. Ito mga master, huwag kayong dadaan dyan sa gitna na yan, oh. Ang dulas yan. Parang mga langis-langis yan eh. Alright, let's go again. Alex kanan. So dito mga master, magpa-load muna tayo. Mawala kasi dito yung walang ano eh. RFID sa Deflex. Yun, nag-clear din yung sky. Kala ko kanina maulan eh. Okay mga master, nakaano na tayo? Nakapag-load na. Kawawa naman yung motor ko, wala palang load to. Smiyo Marimar. Okay. So diretso na tayo mga master para tayo ay makakuha na. Alright. Let's go! Woo! Oh, ang dami ng gano'n dito, oh, mga establishment. Dati nun, Petron lang yan eh. Ngayon, may Chowking na, tsaka may Jollibee pa. Ganon din sa kabila, siguro magkakaroon din ng mga ganyan. Ating tatahakin mga master. Herona, 2 kilometers. Naku, mukhang nababalutan ng hamog yung mga bundok ng Cordillera. Malalaman natin mamaya. Pagas muna tayo mga master. Then diretso na tayo ng Mount Kabuyaw or mas kilala bilang La Presa. Let's go. Ayun yung bumomba. Ay bumomba ni Kuya. Ah, antok na antok ako kanina.
Okay mga master, so dito tayo sa Marcos Highway dadaan. Na map ko na rin kung saan tayo pupunta. So dito rin tayo galing before. Palagi naman natin dinadaan ng tong Marcos Highway. So sa mga nagbabalak pa lang pumunta ng Baguio mga master, much better na dito kayo dumaan. Kasi ngayon yung yung Cannon Road, yung usual na dinadaanan natin, which is mas madaling daan papunta ng Baguio City, ay ginagawa. So merong mga river crossing doon na dadaanan. So kung hindi pa kayo kwan, mga sedan-sedan lang kayo, mas maganda na dito na kayo dumaan sa Marcos Highway para ma-sure. Yan. So ito naman mga ginagawa, pero kalsada lang. Yung usual na ginagawa doon sa May Cannon Road, yun yung ginagawa. Sa paglampas ng tulay yun, kakanan ka din river crossing na lahat. Okay, so dito na kayo dadaan mga master ha, kapag kayong pupunta kayo ng Baguio City. Mas maganda dito na, safe. May mga natutumba kasi doon eh. So may ganun road. Nadaan na rin ako doon gamit ko yung sikaloy. Okay, time check mga master. Alas 11 ng umaga. Based sa mapa, 37 minutes, 19 kilometers na lang. Malapit na to mga master. Dito tayo pupunta sa Santo Tomas ano to eh, Mount Santo Tomas. At tabi niya kasi yung Mount Kabuyaw. So doon tayo pumunta mga master. Ipahinga lang ako sandali. Alright, let's go. Let's go. So dito mga master, malamig-lamig na. Grabe tong Marcos Highway mga master. Para ka talaga nangangabayo rito pag dito ka dumaan. Ay, malamig na. Ayan na mga master, ito na yung fog na naman. Malamig eh. Lalo na siguro sa pinakataas, malamig. Dito pa lang, malamig na feel mo na malapit ka na talaga sa Baguio kasi ma-traffic na. Dahil sa mga truck yan mga master, yan o, mga gapang kasi yung mga yan eh. Tapos nagkasunod-sunod pa yan, ako po Diyos ko, para ka nagtampo dyan. Thank you.
I love Tuba. So we're here now mga master sa Tuba Benguet. Andito na naman tayo, tunnel. Then andito na naman tayo sa bridge na to. Si Fiber X, oh. Grabe. Pang ilang punta ko na to. Leto Lapid. Kuko Marting. Okay mga master, so kakalan na tayo dito, Santo Tomas Road, Green Valley. Kanan na tayo dyan. Let's go! Dito tayo. Kanan tayo rito. Mount Kabuyaw, Santo Tomas. Let's go! Minutes, 8 kilometers, nasa radar na tayo. Ba't parang madilim? Ayun mga master, doon tayo pupunta, oh. Sa may radar na yon, na sinasabi nila dati ng mga bata kami, ano daw, aircon, yan daw yung nagpapalamig sa Baguio. Wiset. Alright, puntaan natin mga master. Let's go! Ay mga master, yung ano, yung bridge na dinaan natin kanina. Umikot pala tayo pa ganun. Ayun o, oh. Tapos yun yung tunnel. Ito yung bridge. Tapos na tayo pupunta sa may radar. Taas natin. Tara. Let's go. Let's go. Ayun dun. Sa aircon ng Baguio. Doon tayo punta. Yan mga master, yung Mount Kabuyaw. Mas kilala yan sa tawag na La Presa. Diyan kasi sinuot yung Forevermore nila Liza Soberano, Liza Soberano tsaka Enrique Hill. Tagal na yun. Kaya lang parang kinlose ngayon yung tourist spot dyan kasi grabe yung basura na nakuha dyan eh. Kumbaga parang mine-maintain nila ngayon or parang pinapaganda. Ay no, Henry. Why? Ah, yun yung no entry pero goods naman. No entry kanina doon. Hala ko bawal pumasok. So yun yun siguro yung checkpoint mga master. Valley Point. Wow, ito pala yung Valley Point. Okay, maganda rin dito magano, mag-camp. Campsite. Let's go. Kaya tayo. Tarik. Pusit. Nako, ito lang naman niya yan. Ito lang nga yung mga master. Ito yung mabaho. Ay! Yun mga master, parang ginagawa rin pataba yun. Parang dumi ata ng ano yun eh. Huwag ba? Huwag ko nang tawag dun. Pero basta baho niya eh. Para siyang pusit. Yung dried pusit na ano. Pinatamis.
Grabe, siku-siku. Sige, ang daan dito. Ang ganda. Kotse dun. Ay, grabe. Solid. Actually, mga master, nakapunta na kami dito before. Kaya lang nakasasakyan kami noon, way back. 2015, ganun, mga something, ganun eh. Kasi parang nagpunta lang kami rito para puntahan talaga yung Nila Presa. Noong time na yon na pwede pang ano, pwede pang pumunta doon sa mismong bahay. Ngayon, hindi na yata pwede. Kinlose na. Grabe. Ay, sorry. Nesenyas na pala sa akin. Woo! Thank you! Nesenyas pala sa akin kanina. Di ko napansin. Uy, Diyos ko po! Portal, mga master. Portal! May portal dun. Grabe yung taas. Itong inaakitan natin na ito, mga master, ito yung Mount Kabuyaw. Woo! Diyos ko po. Nakakatakot din pala. Nakakalula. Ang taas ba naman? Parang ang ano, inihila sa baba, ganun, mga master, pag may lula ka. Ayun o. Oh. Diyos ko po. Parang ka inihila talaga sa baba. Bato. Tingnan natin, may sea of clouds din dito eh. Kaya lang, alas 12 na, wala na yun. Ay, Diyos ko po, malamig na mga master. Ay! Grabe to. Primera tayo. Tarik. Taas na natin. Ganda, pero in fairness mga master, ang ganda ng daan. Yung daan niya parang sa ano, sa Aritaw papunta ng tawag dito ng Itogon. Ayun na! Ayun na yung aircon! Hindi mga master, radar yan. Radar yata ng pag-asa, ganun. Dami lang portal dito mga master. Ingat kayo kung gusto nyo pumunta rito. Pero wala naman ang harang sa akin mga master. Kaya siguro kung magra-ride lang kayo tapos isilip lang kayo, pwede siguro. Wala naman ang harang sa akin doon. Keep Mount Santo Tomas clean and green. Ayan ha, may mga paalala sila mga master. Huwag kayong magkakalat. Oh, ito na yung dalawang antena na nakikita ko kanina sa baba. May mga lodge-lodge din dito. Oh, di, parang ulan na yun. Ayun! There you go. Ayan, habang lumalapit po tayo sa aircon, talagang lumalamig na po. Wow! Ganda! Kaliwa, ang ganda yung view. Ano to? Lodge? Yan, dito na po tayo sa radar, mga master. Uy! Meron tayong ano doon, oh. Si Cristo. O, yun, oh. Wow, ang ganda naman. Solid naman ang view.
Kitang-kita mo yung ano, Baguio dito. Ito yung radar, mga master. Doon daming tower dito, mga master, kasi parang ito yata yung pinakamataas na bundok. Kaya ang daming tower. Ayan, ito yung papunta rin sa radar siguro. Okay, mga master, andito tayo ngayon sa Mount Kabuyaw. Then doon yung dapat pupunta natin, yung Mount Santo Tomas. Kaya lang din ako pupunta doon kasi ganun din, natakloban na rin ng ulap. Ayun oh. Ito yung Mount Santo Tomas, mga master. Yan. Ito. So ito, yun dito, Mount Kabuyaw, magkatabi lang yan. Tapos doon banda yung La Presa. Yung pababa na yun. Ayan o, yung pababa na yun yung La Presa. So, hindi na rin natin mapupuntahan kasi bawal din dyan. So, ito tayo mga master. Suit natin yung ating jersey. Okay. So, ito. Hanggang dito na lang din yung pupuntahan natin dito mga master kasi babalik na rin tayo. No? Nakita ko kanina, meron ding parang yung nakita nyo kanina, yung parang reserve parang reservoir ng tubig. Doon yata yung ano, yung parang pag umuulan, doon naiipon yung tubig, then parang pinipilter yung tubig doon sa nakita nyo kanina na parang reservoir na yun. Ang galing. So doon ang gagaling yung iniinom nila. So malinis na yun mga master. Tapos ang lamig din dito. Then sobrang ano, ang daming mga zigzag tsaka maganda yung daan. Yung mga rider na gustong pumunta rito, makakapunta rito mga master kasi doon naman sa ano, hindi naman siya inaharang. Siguro dito okay lang. Basta huwag lang kayo magkakalat mga master, no? Kasi
palagi nilang sinasabi, maraming mga signages na keep this area clean, ganun, mga ganong signages. So nakita niyo naman sa drone kanina kung gaano kaganda rito, mga master. Sarap mag tapos sarap magpahinga, sarap mag sightseeing, tapos bihira yung dumadaan na sasakyan. Yun. Alright. Ganda rito, mga master. Solid. Okay. So, balik na tayo. Okay. Ang solid ng view, no, mga master. Sabi nila, itong Mount Santo Tomas daw, dati, mga master, parang active volcano siya na hindi eh. Ganun. Kasi parang sobrang tagal na nung huling pumutok itong Mount Santo Tomas. So sabi nila parang nung 1641 pa yata, matagal na mga master based dun sa mga nakita ko. Yun, so para siyang inactive na rin, ganun. Tapos yan, tinayuan nila ng mga antena, ganun. Yun. So doon yung Baguio, mga master, no? Doon yung Baguio. Then dito yung parte ng dinaanan natin kanina sa kabila na to. Okay, so balik na tayo, mga master. Ang ganda, napakasinik ng view. Doon yung La Presa, mga master. Kaya lang, bawal ng puntahan. Alright, let's go. Alright, let's go, mga master. Ganda, no? So, yan ha. Kung gusto nyo mag-ride, mga master, gusto nyo mag-unwind lang, gusto nyo makita lang tong La Presa, yun nga lang, di kayo makakababa. Dito lang yan, pwede kayong pumunta. Hindi naman ako hinarang doon. Wala naman checkpoint. Ayan o, ito yata yung La Presa, mga master. Ayan, ito naman yung giant na radar. Ayan. So dito, mga master, I think, ayun o, doon kami bumaba. Doon, sa daan na yun. The what? Ayun o, yung sa daan na yun, doon kami bumaba. Andyan mismo yung La Presa, yung bahay ni Liza. Diyan yun, natatandaan ko. Pero naglakad lang kami nun eh. Okay, let's go. Ten si sir. Sir, pwede magtanong? Anong tinatanim po dyan? Opo. Ah, broccoli. Okay. Maliban sa broccoli, sir, ano pa yung ibang tinatanim dito, sir? Ah, okay. So yun, mga master. Repolyo, carrots pala, tsaka broccoli. Sir, thank you ha. Yun, mga repolyo, carrots, broccoli, yan yung mga itinatanim dito. Yan. Yun pala, kala ko strawberry. Pero alam ko may strawberry din. Iba siguro yung farm ng strawberry. Okay, let's go. Neutral pala tayo. Ang ganda, no? Landscape, oh. Hindi ko lang alam kung saan yung papasok papunta ng La Presa, eh. Pero alam ko dito lang yun. Nalimutan ko na. Diya tayo sa La Presa, mga master. Boss, dito ba yung sa ano? Yung parang La Presa? Oo. Bawal na pumasok dun, eh, no? Oh, wala ngayon na ano. Ah. Oh, wala na rin doon yung bahay, sir, na pinag-shootingan dati. Ay, ganoon. Ay, bago na. Sige, salamat po. Yun, mga master, wala na pala doon yung bahay na pinag-shootingan nila. Napalitan na raw. So, tingin ko, ito yung daan na yun. Papasok kayo dito sa, ano to, ito, dito. Papasok dito yun. Ito yung daan papuntang La Presa. Ayan, dyan. Yun, so, okay. So, that's it. Napalitan na raw. Wala na raw pala dun yung bahay. Bago na daw. Alright. Sabi, oh. Laki. Magpicture nga muna tayo dito.
Ah, yun yung reservoir, oh. Pinunta natin kanina. Yung anuhan ng tubig, ayun, oh. So, yan parang kinakatch niya yung rainwater. Then, pinipreserve niya dyan. Tapos, ang ginagawa niya, pinipilter niya yan. Then, yun ang ginagawang parang pinaka-drinking water, potable water ng mga taga dito. Grabe, wala nang makita sa baba. Nakataklop na tabunan ng mga ulap. Parang mas malamig pa rito pag pababa. Ba't yun? Mas lumalamig siya. Ito na mga master, katabi na natin yung fog. Ayan. So ito, maganda kahit pababa. Naka-manual na motor tayo, kaya hindi hirap yung brake natin. Kasi may engine brake tayo, mga master. Yun ang maganda rito. Wow! Ang ganda! Yung ulap nandito, yung gilid, tapos nandun, kitang-kita mo yung mga, ano, yung mga bahayan. Grabe, oh. Grabe, ganda. Okay, so mga master, dito ko na tapusin ang vlog ko ngayon dito sa Mount Kabuyao. So kung nagustuhan nyo ang ating content, please like, share, and follow lang. Subscribe mga master, ha? Huwag kakalimutan. Para ma-update kayo sa ating mga susunod na mga vlogs, mga master. Alright, peace out. God bless.